Hello guys, and today ang pag-uusapan naman natin ngayon ang pagpipintura ko dito sa first floor. Ayan ang pipinturahin ko. At ito ang kanyang kisame. Ito ang sala. Pagkatapos ng sala, dito sa dining. Ito ang kisame ng dining area. At doon naman ang kitchen. Marami-rami din itong pipinturahan ko. Ang una kong gagawin ay mamasilyahin ko muna gamit ang skim coat. Ang pagkakapaligtado pala nito ay naka-smooth finish at ginamitan lang siya ng brush para mas kumapit ang skim coat. At ito ang kisame. Marami-rami din ito. Daming dugtungan. Dami kasi niyang design. Tapos dito naman ang sa dining area. Ayan ang kanyang kisame. At dito ko ilalagay ang aking six-seater dining table. Ang kisame dito sa kitchen, ganito lang siya. Simple lang. Nasukatan ko na ang kitchen kung paano ang kanyang forma. Marami-raming pagmamasilya to. Ang haba, oh. Tapos ang kisame, marami siyang design. Ito naman ang sala. Ito ang uunahin ko. Ito ang gamit kong pangmasilya. Same coat, skim coat. Ang presyo nito ay 460 pesos. 20 kilos. At ito ang una kong gagamiting liha, number 60. Bago ko pahiran ng skim coat, lilihain ko muna ang pader. At ito ang mga gamit ko sa pagmasilya, rondel ang bakal. Isang paleta. Yan, at isa pang paleta. At ito naman ang aking panghalo. Let's go! Umpisa na natin. Kapag nagpapagawa kayo ng bahay, kung alam nyong gawin, pwedeng kayo na lang ang gumawa para makatipid sa labor cost. Dahil ang labor ang nagpapamahal sa pagpapagawa ng bahay. Gaya dito sa pintura, mas mahal pa ang labor cost kaysa materyales. May mga palitada na hindi pantay, kaya ginagamit ako ng grinder para mas mabilis. Ay, sa wakas, natapos ko din ang pagliliha ko. Ayan ang aking mga naliha. Dito muna tayo sa bandang kitchen. Ito ang aking kitchen. Ayan, naliha ko na lahat ang taas niya. Ayan. Dun sa baba, hindi ko yan lilihahin dahil may ilalagay na kitchen countertop dyan. Pino na lahat yan. Natanggal ko na yung mga maliliit na bato-bato. Kaya ready na for masilya. Dito naman ang pwesto ng dining. Dito ang dining table, tapos ayan na yung dining area. Lahat yan, naliha ko na. Tapos ayan naman ang kanyang kisame. Meron siyang tatlong box na design. Ayan ang kabuuan ng bahay, dito sa baba. Tapos ito naman ang aking sala. Dito nakapwesto ang TV. Meron siyang TV console dyan. Ito ang naman ang kanyang kisame. Yung taas, uhuli ko na yan. Maraming trabaho yan. Dahil naka-wrap finish lang ang palitada. Dito muna tayo sa baba. Para mas madali. Kasi naka-smooth finish dito sa baba. Ayan o.
Isumot na siya. Wala na siyang bato-bato na maliliit. Ready-ready ng imasilya yan. Tapos pipinturahan ko na. Ang kulay pala nito ay color white. Pure white. Para mas maganda kasi yung white, lumuluwag yung bahay. Ito naman ang kabuuan ng bahay kapag nandito ako sa may sulok sa sala. Pag natapos ko na to, ang ganda nito. Kailangan makuha ko ang tamang masilya dito sa kisame para lumabas ang ganda nito. Sa isang litro ng tubig, 7 kutsara ng skin coat ang inilagay ko. Dapat medyo malabnaw para mas makapit ang skin coat. Huwag yung marayukot. Ito ang gagamitin ko sa pagmasilya sa sulok. Gasa. Lalagyan ko yan ng gasa para mas tumibay. At skim coat. Sa paglalagay ng gasa, unahin ko muna ang skim coat bago ko ilagay ang gasa. Para yung skim coat sumiksik sa mga sulok dyan. Ayan o. Pagkatapos kong lagyan ng skim coat, ilalagay ko na yung gasa, tapos tatapalan ko na ulit ng skim coat. Ayan. Ayan muna ang aking uunahin sa ngayon, yung mga gilid. Pagkatapos kong pondohan ng skim coat ang bawat sulok, lalagyan ko na yan ng gasa. Tapos lalagyan ko ulit ng skim coat. Yan muna ang una kong gagawin dito muna sa sala bago yung mga nandito. Marami-rami to. Kaya dito muna ako sa sala. Ito ang gagamitin kong gasa. Para mas lalong tumibay ang pagkapit ng kisame sa simento. At para hindi mag-crack. Matibay ito, hindi mo ito mapupunit basta-basta. Ayan, nailagay ko na ang gasa. Ayan, kapit na siya. Pagkatapos ng gasa na yan, lalagyan ko na siya ng skim coat. Para mas kumapit na siya. Nauna kong nailagay ang skim coat. Pagkatapos ng skim coat, gasa. Tapos skim coat ulit. Okay, maglalagay na ako ng skim coat ngayon. Let's go! Hello guys! Update muna tayo sa ikalawang araw ng pagmamasilya ko dito sa aking sala. Tingnan nyo ang aking nagagawa. Ayan, namasilyahan ko na yan. Kalati lang muna dito sa may harapan. Tapos eto pa. At dito naman, natapos ko ng masilyahan. Nalagyan ko na din ng mga gasa ang bawat sulok. Nakapaikot na yan. Medyo lata pa ang gasa, isang pahid pa. Para siguradong hindi nakita yan. Tapos yung mga switch, tinanggalan ko na ng mga takip. Para hindi madumihan. Ang dami ko pang mamasilyahin. Ayan o. Laki-laki. Pero uunahin ko na ang sala bago ang lahat. Para mailagay ko na yung mga upuan ko dito. Ayan ang aking buong bahay dito sa first floor. So ayun lamang po ang update for today sa ikalawang araw ng pagmamasilya ko dito sa bahay. Salamat po sa inyong panonood. Bye bye!